Ang hirap dito sa mga minion ni Marcos, guys, no? Masyado silang advanced yung utak nila. I don't know if they are using their mental disabilities, no? Before they talk. Ang daming mga propaganda, siguro speaker to ni Tanso, no? Iwan ko lang, naginip ba ng gising to? No? Bago nanalo si Tanso, sinabi ng sa mga bangag, tag 20 pesos na lang yung kilo ng bigas. Which is, wala naman. And Marcos was promising in that moment na tag 20 na lang daw yung bigas. So, reaction na natin yan. Which is, kahit magmura lang, no, ng konti, ay hindi pa nagawa. Naging 55, naging 58, naging 53 na ang mga kilo ng bigas ngayon. Sobrang mahal. Grabe, hindi na makahinga yung ating mga mahihirap na mga Pilipino. No, which is, umaasa sila na tag 20 na lang yung bigas. Kaya nga, binuto nila si Marcos, no? So, sa laki ng inutang ni Marcos, no, na billion of dollars, no, kayang-kaya niyang itag 10 pesos na lang yung kilo ng bigas. Kayang-kaya niyang gawin yun, guys, sa totoo lang. So, ito, mga gago na to, sabihin na naman, ah, lugaw ka, lugaw, lugaw, lini-lini. Sa isang patriotic person na like me, alam ko na marami kayo, ay tayo po ay hindi po nag-depend sa ating government, no? Tayo po ay may karapatan na mag-react at magbigay ng opinion dito sa ating ginawang presidente, ginawang president, hindi lang ginawang santo, ha, na maging maayos, no, ang ating bansa. Na nakikita natin na sa dami ng taxes na natatanggap at sa laki ng utang na inutang niya ngayon, kayang-kaya po niya i-improve yung bansa na without poverty. Kayang-kaya niyang mag-provide ng mga pagkain kasi ang laki ng pera ng ating government ngayon, guys, kung alam nyo lang yung katotohanan. Kasi sa panahon ni Duterte, guys, eh nakikita natin na wala pong kita yung government natin, pero nakaprovide siya, no, sa dalawang taon na pandemic at na-maintain niya yung presyo, na which is hindi naman masyadong nagmahalan kahit shutdown yung economics natin. Ngayon, overflowing na yung economics natin, bakit nagmamahalan? At tumatanggap pa ng maraming donation at nangungutang pa. Over 400 or 500 billion. Imagine, ha? Billion. Eh, hindi pa kasali dito yung ano, guys, yung mga taxes natin. Sobrang laki. Trillion of money yun. Ngayon, sabi ng mga tanga, no, ay nagpatayo lang ng hospital. Ito si Tanso. Yun ang hospital na ipinatayo niya. Alam nyo, guys, no, sino kayang ipapasok sa hospital niya na wala namang tao yung mga government hospital natin? Eh, siguro itong mga supporter niya na may mental disability. Yun ang ipapasok niya. Kasi na-obsess na to, eh. Hindi alam yung ginagawa ng ating government ngayon. Diba? Nagulat naman ako. Kasi, guys, sa dami ng hospitals, guys, no, eh bakit magpapagawa pa siya ng hospital? Para saan yun? Hindi naman free yung government hospital. Mayroon man namang bayad yun. Hindi, free ang ating government hospitals, guys. May mga bayad yan. At sa dami ng government hospital sa ating bansa, meron po tayong 800 government hospitals all over the Philippines, no? Pero walay saysay kasi hindi naman free. May bayad naman. Kaya nga, walang taong ina-admit doon kasi nga, kahit nangihingalo ka na, no, pasyente ka, malapit ka ng mamatay, hindi ka inaasikaso. Kasi nga, ganun ang mga public hospital, eh. No? Kasi nga, wala tayong aasahan dito sa gobyernong ito. Kasi hindi maganda ang serbisyo ng ating mga public servant ngayon. Yan po ang hindi alam ng mga taong bayan na dapat po sila magserbisyo ng maayos dahil tayo po yung nagsusweldo ng maayos sa kanila. Ang laki-laki ng sweldo nila. Tapos pinapatay lang tayo. Kawawa naman yung mga Pilipino, di ba? Hmm? Sa laki ng sweldo ng ating mga official, grabe. So, nagulat naman ako dito sa hospital na to na wala namang taong yung 800 government hospitals, no? Ang dami. Walang tao nga kasi walang umaasikaso sa mga pasyente kasi nga public. Ganun naman talaga, eh. Don't be hypocrite kasi mayroon tayong mga pasyente. Kung doon natin ipasok sa public, hindi po maganda yung serbisyo. Kaya sa private na lang natin pinapasok kasi maganda, kasi may bayad talaga. Sakto yung bayad. Dito, may bayad naman yung mga hospital dito. Hindi naman free. Free ba yung ano mo, yung mga gamot mo? Free ba? Free ba yung mga operation? Free ba yun? May mga discount pero hindi free yan. So yun ang pinagmalaki ninyo. Pera lang yun sa taong bayan, saka pera sa mga inutang niya na sobrang laki. Kulang pa nga yung hospital na yan. Pwede nga siya magtayo ng malaking hospital buong mundo. Sa totoo lang, sa pera na natanggap niya. Huwag kayong hypocrite dito. Huwag kayong masyadong obsessed
No, sa taong walang ginagawa. Nakaka-ano kayo, nakaka-irita kayo, mga hayop kayo. No, 'yun ang totoo, guys.